Balitang boxing, Errol Spence Jr. hindi raw makakapanood ng live na laban ni na Senator Manny Pacquiao at Yordanes Ugas. Hindi daw umano magagawang bumiyahe sakay ng eroplano si Errol Spence papuntang Las Vegas dahil maaari daw ma-damage ang bagong opera na mata nito gawa ng pressure ng eroplano. Matatandaan na si Errol Spence Jr. sana ang kalaban ni Senator Manny Pacquiao. Ngunit umatras ito matapos umanong magkaroon ng punit ang retina ng kanang mata nito habang naghahanda sa laban. Si Errol Spence Jr. ngayon ay nananatiling undefeated sa record na 27 wins, 21 via knockout. At hawak nito ang titulo bilang isang unified champion dahil hawak nito ang IBF at WBC title belt. Isa pang balita, Senator Manny Pacquiao sinabing ang laban nito kay Oscar De La Hoya noong December 8, 2008 ang pinakamasarap na panalo nito sa buong boxing career. Dahil kung matatandaan, galing lamang ito noon sa lightweight division na may timbang na 135 pounds at nilaktawan nito ang junior welterweight division upang makapasok sa welterweight division na may pound requirements na 147. Para sa pambansang kamao, Manny Pacquiao hindi pangkaraniwan ang ginawa niyang ito dahil hindi madali ang magdagdag ng timbang sa isang boksingero, lalo na kung malaki ang hahabulin nito. Bukod pa ron, malaki ang tsansa na bumagal ang galaw mo sa pagdadagdag ng timbang kung saan isang bentahe ng pambansang kamao ang bilis at ang liksi sa pakikipaglaban. Tinalo ni pambansang kamao Manny Pacquiao si Oscar De La Hoya via RTD o referee technical decision. Isa pang balita, Januel Casimero at Naoya Inoue patuloy pa rin nagkakainitan sa social media. Sa huling tweet nga ni Januel, tinawag nitong Floyd si Naoya Inoue dahil nga sa dami ng demand nito, di umano kung sakaling maikasa ang laban nilang dalawa. Sa mga nagdaang post nga ni Januel, naglabas ito ng larawan na nagtatakbuhan sina Inoue, Donaire at Rigondo at tila ba hinahabol sila ng isang leon na si Casimero. Matatandaan na ang apat na ito ay pare-parehong nasa bantamweight division. Hanggang dito na lang muna ang ating mga balita mga pre, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.